tayo. Okay, yan, Ivan. Yan yung problema niya, mga kaisya ko. Ito normal ito sa taas. Oh. Pero pagdating dito sa baba, ganyan siya. Yan, ganyan yung picture niya. Okay, good sa taas, bad sa baba. Good to yun. Okay, sa taas. Okay, ito siya mga ka-e-shop. Yan yung model niya. Buksan natin. Nabuksan na natin. Ito, may tikon siya. Parang nakaraan yata, naka-video tayo ng ganitong sira din. Ah, ganitong klaseng unit. Pero iba naman sira nito. Ito, logo itong isa. Kapalitan muna natin itong kapasitor na to. Tapos testing ulit natin kung nagbago. Baka kapasitor lang ang sala rin. Okay, ito yung kapasitor niya. Bravo. 25470. Okay. Bali dalawa. Ito yung naglobo talaga. Yan, naglobo na. Okay, palitan natin to. Yan siya. Okay, napalitan na natin siya. Medyo mataas kasi yung kapasitor na kinapit natin. Kaya medyo kinahiga ko na lang siya. Testing natin. Okay. Yan na. Yan, ganun pa rin siya mga ka-e-shop. O, ganun pa rin siya. Yan, ganun para. Wala, walang nagbago. Okay, ang gagawin ngayon natin ay sisilipin natin yung mga terminal. Kung nagkaroon ba ng mga kalawang. Tingnan natin. Kagaya to sa ginawa natin nakaraan ah. Oh, yung sira nung ginawa natin yung ito. Parehas na to oh. So, okay naman yung ribbon niya. Hindi naman siya kalawang. Oh, malinis pa nga siya. Tapos ito, malinis din. Wala din lamat ng kalawang. Okay. Testing muna natin. Isang side lang muna ikabit natin. Ito, bali, isang side muna. Hanapin muna natin kung saan mayroong problema. Kung parehas silang may problema, naku, mabigat-bigat yun. So, sana yung isang side good para yung isang side bad. Okay. Yan, lumalabas na yung smart niya. Tingnan natin kung may pagbabago to. Okay, walang distance. Ayun. Mayroon pa rin siya. Yan, mayroon pa rin siya. Gumuguhit talaga siya. Oh. Okay. Try natin yung kabila. Try natin ito naman ang ikabit, ito naman nakahang, ito naman ihahang natin. Okay, sa pangagan ito, pag nag-check kayo, kailangan nakabunot siya. Huwag kayong magbunot-bunot ng ribbon dito o magkabit na nakabukas yung TV. Lalong nasisira yung TV pag nakabukas siya tapos nakakabit kayo nito. Dapat nakapatay talaga yung TV. Okay, ito nakahang, ito nakakabit, try natin. Try natin kung may pagbabago. Okay, parang ganun pa rin ah. Sana may isang side na buo para may pag-asa tayo. Ayun, may tama din yung isang side, no? Pansin nyo. Yan, gumuguhit din siya. Yan, gumuguhit din. Okay, ano gagawin natin dito? Parehas silang may tama. Mga ka-e-shop, parehas magkabilaan.
Okay, yung ganitong top board, walang COF sa side to. Wala siyang COF sa side. Okay. Ngayon, nakita natin, nagbukas tayo ng ribbon dito sa baba. Ayan. May nakita tayo, ganyan lang yung kalawang. Okay, baka yan ang salarin. Try natin linisin yan. Pero yung kabila, okay naman yung kabila. Okay, linisin muna natin to, tapos try ulit natin. Baka yan lang ang problema niya. Okay, kahit nalinis na natin yan, ganun pa rin siya. Yan, ganun pa rin. Wait pa rin. Ito mga ka-eShop, ipagpatuloy natin yung video natin dito. Medyo mabigat kasi ang problema nitong device na to. Nag-tape method tayo, wala ding talab. Nag-hang tayo ng isa, wala ding talab. Hang din to, wala ding talab. Kumbaga talagang malala na talaga sira nito. Yan, testing ulit natin para makita natin yung picture. Smart na rin ito mga ka-eShop, kaya medyo mabangungot ang sakit nito. Medyo nahihirapan tayo i-trouble ito. Yan, mga ganyan siya. Oh. Pero pansin nyo yung sa taas na line. Normal, pero yung medyo kalahati sa kanya, hindi normal. Okay. Lahat na nagawa natin dito sa tikon, sa ribbon, walang talab. Pero nakapagtataka kasi siya mga ka-eShop dahil may normal siyang picture doon sa taas na side. Okay? Medyo mahirap sa i-trouble. Kasi pag nag-hang tayo ng isa rito, ganun din. Pag nag-hang tayo ng isa, ganun din. Wala tayong pagpilian dito kung saan yung problema. Okay, hindi siya sa tape method ang problema. Ngayon may mga isang option pa tayo dito, isang set pa kung kakayanin pa natin i-repair. Dito tayo ngayon sa top board niya. Yan. Ito ngayon yung top board niya. Ayan. Tanya ba top board nito? Ayan, ganyan. Yan, may mga piyesa yung top board nito. Yan o. Okay. May mga piyesa siya. Yan. Okay, ganun din sa kabila. Yan, may mga piyesa din sa kabila siya. Yan, may mga resistor din siya dito. Okay, may mga kapasitor. Yan. Ito, pinagtatanggal na nga natin to. Nakita nyo ba? Tanggal na yung mga transistor na yan. Nakahang na. Tapos ito, hang din natin yung mga transistor. Pero ganun pa rin yung picture niya, mga ka-eShop. Okay, natanggal na natin lahat yan. Ito, natanggal din natin yung transistor na yan. Pero yung picture, ganun pa rin siya. Oh. Maputla pa rin siya. Okay. Ang gagawin natin dito, babalik muna ulit natin to, kasi wala namang talab nung tinanggal natin to eh. Ngayon babalik ulit natin to. Tingnan natin, maghahanap pa tayo ng ibang problema niya. Kung bakit siya ganun. Naibalik na natin yung mga transistor na pinaghahang natin. Okay, ito na. Hindi lang maganda yung pagkakadikit ko. Okay, ayusin na natin. Okay, marumi lang, pero okay na, wala na siyang short. Okay, testing ulit natin kung ganun pa rin yung picture. Ito, ganun pa rin mga ka-eShop ang problema niya. Yan, ganyan ang problema niya. Ganun din sa kabila, oh. Okay, ang gagawin ngayon natin dahil nag-set na tayo dito, walang talab. Kabila, ganun din, wala ding talab. Ngayon, dito tayo ngayon sa dito. Yun. Try ngayon natin dito mag-hang.
dito muna tayo sa malalaki na to. Okay? Okay, ito. Try muna natin tong isa. Yan. Hang muna natin tong isa. Yan, nakahang na siya mga ka-e-shop. Okay. Wala na siyang presa. Yan. Tinanggal natin yung isa. Okay, try natin yung picture kung may pagbabago siya. Okay, tingnan natin kung may pagbabago. Ayan, smile. Yun. Napansin nyo? May pagbabago siya pero nag-double image siya. Ayan, nag-i-slow motion siya mga ka-isha po. Ayan, nag-i-slow motion siya. Yun. Okay, nag-i-slow motion siya. Pansin niyo, pero nag-finish na yung picture. Pero slow motion naman ang problema yan. Tapos naiwan yung guwit dun sa taas. Okay? Ibig sabihin, mayroon siyang pagbabago pag dito tayo magtanggal. Tanggalin ulit natin tong isa. Ayan, tinanggal din natin yung isang katabi niya. Ito, pag nagtanggal kasi tayo nito, isa-isa lang, wag natin sabay-sabay para makita natin kung saan siya nagbago. Ito, tinanggal ulit natin yung pangalawa. Tapos wag natin iwala yung pyesa na to kasi yung pyesa na to mayroon siyang value. Okay, hindi lang siya fuse type, may value siya. Kaya dapat wag natin iwala yan, idikit lang natin ulit sa pin yan. Dahil pag hindi accurate yung gawa natin, pwede natin siyang ibalik. Okay, tingnan natin to kung may pagbabago tong pangalawang pin. Yan, lumabas yung smart niya. Abangan na lang natin yung picture. Yun, mayroon siyang pagbabago pero mayroon pa rin siyang guwit sa taas. Okay, yun, bumabalik siya. Yun, may guwit pa rin siya sa taas. Okay. Okay, may pagbabago pero may guwit. Try ulit natin tanggalin tong anim na to. Lahat na yan, tanggalin na natin. Sabay-sabay na natin tanggalin. Magbalik na lang tayo pag may problema rin. O dalawa muna tanggalin natin. Okay? Yan, medyo okay-okay tong set na to. Nawala na yung guwit doon sa taas. Tingnan natin pag nag-white yun. Pero medyo okay-okay ang set na to. Yan, full screen na siya. Pero parang nag-flip-flip siya. Yan. Okay, obserbahan pa natin. Yan, nawala na yung ano sa taas, oh. Yung guwit sa taas, nawala na. Nag-normal na yung taas natin, nag-full screen na siya. Pero tingnan natin yung screen, parang kumukurap. Yan, nagbabago yung screen. Okay, may pagbabago sa screen. Okay, pero normal na yung screen natin, wala nang guwit yung taas, wala nang bakat, mayroong kunting kurap-kurap lang siya. Okay, kunti pa, try pa natin bawasan to. Okay, baka madali natin to. Try pa natin tong tanggalin yung dalawa. Yan, bali, apat na natanggal ko. Try pa natin yung dalawa. Ito na, natanggal na natin yung anim. Testing ulit natin. Okay, ganun pa rin. Wala pa rin talab. Nagpi-flicker pa siya. Nun, yung tinanggal natin yung dalawang yon, nagpi-flicker siya. Kumukurap-kurap siya mga ka-e-shop. Okay, balik natin yun. Ibabalik natin yung dalawa. Ibabalik natin yung dalawa, tapos tatanggalin natin itong dalawa sa dulo. Ito, binalik natin yung dalawa, tinanggal natin ulit yung dalawa. Ito, dalawa.
Okay, napansin ko parang kuminis yung screen natin. Kaya lang, nagkaroon ng guwit yung taas natin. Ayun, meron pa rin sa taas. Nagpiplip pa rin siya. Ayun, nag-i-slow yung motion siya. Okay. Ako, mabigat na talaga problema nito. Nag-i-slow motion siya, mga kaisyap. Okay, walang talab yun. Balik din natin to. Ayan, babalik din natin yan. Ayan, pinalik natin yung apat. Nakahang yung apat. Try ngayon natin maghang ng ribbon. Kung magno-normal yung isang side niya. Ito, tanggalin natin ngayon to. Tatry natin kung magno-normal yung isang side. Dapat mag-normal to. Mamaya, trouble tayo ng trouble dito. Pala may tama din yung kabila. Kailangan din natin magtanggal. Okay, tingnan natin to kung magno-normal yung isang side na to. Yan, dinalik natin yung apat. Nakatanggal yung apat. Power on ko lang. Okay, nag-on na siya. Ayan, tingnan natin kung yan, gumuguhit siya pag wala yung kabilang signal. Yan, oh, may guhit siya. Yan. Mayroon siya pag wala yung kabilang signal. Okay. Mayroon siya pag wala yung kabilang signal. Try ngayon natin ikabit to. Ito naman yung tanggalin natin. Yan, ito tinanggal natin. Ito nakakabit. Okay, testing natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Yan, kulay asol na yung ilaw. Okay. Yan, may tingnan natin kung may pagbabago yung kabilang side. Ah, ganun din siya, oh. Pansin nyo ba, ganun din ang problema niya. Ibig sabihin, pareha silang may sakit talaga. Okay. Kabit ulit natin to, tapos sa kabila tayo magbawas. Okay, ito tingnan ngayon natin dito kung anong yan, LC1 saka ano yung sa baba. Ito, LC1 ang tinanggal natin. Okay, tapos dito naman HC1 saka HC2. Ito si BST. Okay. Try natin dito sa kabila ngayon. Kung mayroon din siyang code na ganyan. Yan. Ito, wala siyang code na ganun ang nakasulat. Okay. Magano tayo dito. Try and error tayo dito. Siyang ganun. Ito, try natin itong apat na to. Itong apat na magkakatabi na to. Try ngayon natin yan. Natanggal natin yung okay, tuloy tayo dito sa ating ginagawa. Ito, mga ka-e-shop. Bali, tinanggal ko yung apat na pin na yan. Yan. Okay. Nung tinanggal natin yan, tapos sa kabila, nagtanggal din tayo. Ito, apat din. Yan. LC1. Tinanggal natin. Saka HC1. HC2. Tinanggal natin. Ito na. Ito na yung resulta ng ating ginawa. Yan. Okay na siya. Hindi na siya nagbabago. Okay naman yung picture niya, mga ka-e-shop. Okay. Okay siya pag yun ang setup natin na tinanggal. Gagawin ngayon natin to, susukatin natin ngayon yung supply nito kung anong supply ang pumapasok sa mga signal na to. Titingnan natin kung bakit sakit niya ay ganun ang picture. Tingnan natin kung anong supply ang pumapasok dito. Okay.
Itisi ngayon natin yung mga pin dito. Okay. Tingnan natin kung ano mga number yan. Ano mga voltahe na lumalabas dyan. Bakit sakit sila ng screen natin. Bakit ganun? Bakit nagluwag po yung screen natin dahil sa mga supply na yan. Okay. Tignan ngayon natin. Kita ba? Kita ba natin? Ayan, nakataas. Okay, kita. Tingnan ngayon natin yung supply nito. Ito, negative 7. Okay, tingnan natin yung dulo ng resistor kung anong supply nito. Ah, nag 0-0 to. Negative 7. Tapos yung tinanggal natin yung resistor, nag 0-0 yung supply. Itong katabi niya, negative. Ayun, ito yung nag-uuga na signal. Oh. Ito yung pabago-bago na signal, mga ka-ASAP. Yung nag-BBGH, nag-BBGL. Yun, okay? Yan. Yan yung tinanggal natin ngayon. Kadalasan yung mga ganito nakukuha sa tape method, pero ito hindi nakuha natin, mga ka-ASAP. Talagang dito sa top board ang problema niya. Sa top board ang disconnect ng signal. Okay, yan yung supply na nakakasira ng ating display. Ito ulit yung ECL, HCL. Yan. Ito naman ay 2.6. Yun, 2.6. Ito, nawala ang supply. Dito, 3.4. Pagdating dito, wala din yung supply. Okay? Bali, yun ang problema niya. Ito yung nagpapalit-palit ng signal ng supply. Try ulit natin sa kabila kung ganun din ang sistema niya doon. Okay? Ngayon, susukatin ngayon natin yung tinanggal natin resistor dito, yung apat. Tingnan natin yung mga supply nun. Okay. Medyo malayo lang yung camera natin. Titingnan ngayon natin yung supply nito. Okay, tingnan natin yung unang pin. Okay, ito. Makikita naman, ano? Ito ay negative 6 din. Sad natin yung pangalawa. Ito ay nagpapalit-palit na supply. Yun, no? Kita nyo ba? Nagpapalit-palit. Yan. Yan din yung karugtong nito sa kabila. Parang ganun din ang setup niya. Ito naman ay negative 6. Ito ay negative 9. Ito rin yung nagpapalit-palit na signal. Yun. Okay, nakita niyo mga ka-ASAP. Siguro cleared na yung ating pag-share ng ating natutunan sa araw na ito. Yan, papakita ko lang sa inyo yung tinitest natin. Yan. Ito, negative 6. Tapos ito yung nagpapalit-palit na signal. Tapos ito ulit yung negative 6. Tapos ito ulit yung nagpapalit-palit na signal. Okay, yun lang yung natanggal natin. Tapos nag-normal yung screen natin. Parang ganito din sa kabila. Yan. Yan. Ito naman yung negative 6. Nagpapalit-palit na signal. Tapos ito, ilan kanina to? 3 point plus ang supply nito. Pero hindi to nagbabago-bago. Fix ang supply nito. Bali, ito lang yung nagbabago-bago ang supply. Tapos yung kabila, negative 6. Okay. Yun lang ang ating nakitang supply niya. Pero hindi siya nakuha sa tape method dito sa Tikon. Pag nag-tape tayo dito, walang talab. Hindi siya gumagana. Gusto niya dito sa may top board niya mag-hang. Okay. Kasi nag-hang tayo ng isa, kinabit natin yung isa, ganun ang problema. Walang nagbago.
Kinabit natin to, inhang natin to, ganun din ang problema, wala ding nagbago sa screen. Pero nung dito tayo naghang, may pagbabago yung screen. Tapos nung naghang ulit tayo dito sa kabila, yun, tumino yung screen natin. Okay, bali yan yung ano niya, yung top board niya, kabuuan ng top board. Yan, ganyan siya. Ito, tiko na to, nakara, naka-upload na ako nito eh. Yung sira lang niya, yung corroded lang yung memory. Pero ngayon, medyo malala ang problema nito. Okay? Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta niyo. Sa susunod ulit natin na video. Ito na, testing na ulit natin itong ating debunk. Power on natin mga ka-e-shop. Yun, nakulay asula siya. Yan, oh. Yung debunk niya, cleared na yung pagka-white niya. Tapos ito, wala na siyang guwit-guwit. Kasi nung unang bukas natin nakaraan to, nung takaroon siya ng bar light. Yun, okay na. Yan na siya mga ka-e-shop. Hindi na siya nagkakaroon ng bar line na iba-iba ang kulay. Okay na yung picture niya. Bali, observahan pa natin siya kahit 30 minutes o 1 hour. Tatry natin kung normal na talaga siya. Okay. Ito na. Bali, medyo matagal natin siyang naobserbahan. Okay naman, hindi naman nagbago. Wala namang pagbabago sa... Okay, mga ka-e-shop, ito na siya. Talagang okay na siya, hindi na siya nagloko. Okay na, naibabad na natin siya. Okay na. Normal picture na siya, mga ka-e-shop. Okay na. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Sa susunod ko ulit na video. Okay. Okay, magsha-shoutout lang tayo sa ating mga taga-subaybay. Yan, shoutout. Ito, may vlog din to, may channel din to. Pakibisita nyo lang din yung channel niya. Okay? Yan, shoutout sa inyong lahat. Yan. Okay. Ito rin, shoutout din sa inyo. Yan. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-ano lang kayo sa ating... mga video, mga latest na video natin, doon lang kayo mag-comment. Okay? Ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan. Okay, maraming salamat.